Tinatawag na dakong buho o malaking butas ang sunod kong pupuntahan. Pag-aari ito ng mga tribong Eskaya. Hi! Okay, may ganun. Siguro doon sa location nila, parang na-preserve yung talagang sinaunang kaugalian nila na they're very welcoming at saka very warm sa amin bilang bisita. At ang pinaka na-amaze ako is yung pinakita nila sa amin yung kanilang primitive or yung sinaunang alpabeto na mas primitive pa sa alpabeto nating Pilipino. Ferdinand. Ang dakong buho, pinaniniwala ang mahiwaga. Ang mga ninuno daw ng mga Eskaya, dating humihiram ng gamit mula sa kuweba. At kailangan ng permiso mula sa tribo para makapasok dito. And pagdating namin doon sa community, yung nangangalaga ng kuweba na ito, kailangan namin maglakad ng halos 2 hours sa up and down the hills. Muddy, rocky, slippery terrain. So talagang mahirap at during that time umulan pa. So talagang maputik at yun yung nagpapahirap sa pagpunta dito sa kuweba na ito. Ito yung campsite natin for tonight. Yung cave, nandyan lang, mga 15 minutes away from where we are now. And abangan kasi natin yung mga bat na lalabas dun sa kuweba mamayang gabi. Palabas doon, kaya dito tayo matutulog. Marating namin ang mismong bukana. Kasama si Kendra, isang Amerikanang eksperto sa paniki, pakay naming kilalanin ang uri ng paniki sa Bohol. At kung ano nga ba ang kanilang silbing ginagampanan. Nakita namin kung gaano kataas itong kuweba na ito na kaya mo sigurong ipasok yung simbahan ng Quiapo dun sa loob niya, yung taas niya. May ibang feeling na binibigay sa'yo eh. Parang pag nandun ka, parang wow, this cave is really powerful. This is alive. It's a living cave. Dito ko nakita na hindi lang sa kuweba nagsisimula ang buhay ng mga paniki. Sila mismo ay isang resource na nagbibigay buhay. Yung mga ipis, yung mga beetles, yung madami pang invertebrates na nandito sa floor, kinakain naman nila yung guano, yung dumi na mga bats. Ang mga insektong naaakit sa dumi ng paniki, inaakit din ang iba pang predator na gustong makipiesta sa dami ng insektong makakain. Ang glowworm, gumagawa ng malasinulid na patibong. Kaya lang daw nitong mamuhay sa lugar na kakaunti ang hangin para di magkabuhol-buhol ang kanyang mga sinulid. Kumikis na pero ito para akitin ang mga insekto niyong pagkain.
Gaya ng mga paniki, sanay din sa dilim ang tarantula na ito. Pinakikiramdaman nito ang kanyang paligid gamit ang balahibo. At may kamandagman na kayang pumatay ng maliliit na insekto at butiki. Hindi ito nakakamatay sa tao. Sa pader ng kuweba, hindi lang mga paniki ang sumasabit. Ang mga web spider makikitang nakadikit din sa mga bato. Pasan-pasan pa nito ang kanyang mga itlog. Pero gaano man kahitik at sagana sa buhay ang dilim, hindi pa rin pala madaling mamuhay dito.